So hello, welcome back mga kaibike, another gago. Welcome sa panibago nating tutorial. So ngayon, wala tayong tutorial ngayon. So gusto ko lang i-share kung nabasa niyo yung thumbnail. Ano nga daw yung hall sensor? Kasi mayroong customer na nagtanong. So gusto ko rin i-share sa inyo yung aking nalalaman about sa hall sensor na yan. Kung ano nga ba yung trabaho niyan sa mga e-bike natin. I'm sure na itanong niyo na rin yan. Tapos ano nga ba yung mga dahilan bakit sisira yung mga hall sensor ng e-bike nyo? So, yan ang pag-uusapan natin mga kaibike. So, bago natin simulan, patalsas muna tayo. Okay mga kaibike. So, may customer nagpagawa din. Tinanong yung mga question na yan. Siyempre, yung nalalaman ko, gusto kong i-share sa inyo. At least, kung e-bike user ka or bago ka pa lang sa paggagawa ng e-bike, pag napanood mo to, magkakaroon ka ng konting idea. Para naman dun sa mga talagang magagaling, dun talaga sa mga expert pagdating sa electronics, sa physics, kung meron kayong mas mabilis na paliwanag at mas malalim pa na paliwanag, i-comment nyo na lang, makakatulong yan mga kaibig sa mga makakapanood at makakabasa sa mga comment nyo. Kasi malaking tulong yung comment eh. So, sabi ko nga sa inyo, hindi ako ganun kagaling. Gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung nalalaman ng aking kaisipan. Okay, so first question natin mga kaibay, ano nga daw yung hall sensor? Ayan, oo nga naman. Ano nga ba na yung hall sensor? Ang hall sensor mga kaibay ay isang uri, yung ginagamit sa mga e-bike natin, ay isang uri ng magnetic sensor. Ayan, kasi maraming tinatawag yan yung ating mga technician na transistor, hall sensor. Pero kasi doon sa nababasa ko, pinaka right term pala dyan is hall effect sensor o hall sensor effect. Okay, so kahit anong tawag dyan, basta yun ang pinaka anong talaga niya. Yun yung sensor na yan. Isa pala yung uri ng magnetic sensor. Na kung saan, syempre kapag sinabing magnet, so kailangan meron siyang nababasa na magnet. Kung mapapansin nyo dyan sa motor, meron dyan coil, meron din yung metal, meron ding magnet. So, yun nagpo-produce ng magnetism. Okay, so, ang ginagamit na hall sensor sa mga e-bike natin ay isang uri ng magnetic sensor. Ayan. So, hindi ko na masyadong pahabain kasi kung gusto nyo talaga malaman, napakaraming content naman dyan. Meron about sa mga ganyan na magnetic sensor, magnetism, kasi more on physics, so bahala na sila dyan. Ano nga ba yung pinaka-trabaho ng hall sensor sa mga e-bike natin? So, meron dyan 2 wheels, meron 3 wheels. Okay, ano nga ba yung pinaka-trabaho? Ikaw kung may alam ka, comment. Okay, para sa akin ha, pagkakaunawa ko, ang pinaka-trabaho talaga niyang hall sensor na yan is siya yung tumutulong sa controller para mapaandar ng controller ng maayos yung ating motor. Okay, so tinutulungan niya yung ating controller na mapaandar ng maayos. Kaya kapag may problema yung hall sensor natin, kung mapapansin nyo, nagkakaroon ng issue ng dragging, yung putol-putol yung pag-andar. Kasi nga, hindi malaman ng controller o nalilito yung controller kung ano ba yung rotation ng motor yung gagawin niya. Kung anong gagawin yung signal papunta sa motor, kung rotation ng pag-andar. At isa pa, yung pinaka-trabaho din pala niyan ng ating hall sensor is siya rin yung nagbibigay ng signal sa ating controller kung ano nga ba yung position ng ating motor. Kasi dyan sa motor natin, meron dyan 3-phase wire. Yung bawat phase niya, napaka-importante. Yung green, yellow, and blue. Yan, bawat isa yan may tinatawag na phase A, phase B, and phase B. And then sa bawat, di ba may tatlong butas yan. Sa bawat butas yan, may mga nakatusok na sensor. So sa bawat sensor na yan, mga kaibig pala, is doon nakalagay yung phase A, sa pangalawang sensor is phase B, mga two sensor is phase C. So siya yung nagsasabi kung saang position nakalagay yung motor natin, doon papunta sa ating controller. Okay, so yan lang mababaw na paliwanag ko. Bahala na kayo umintindi. And then, bahala na kayo mag-search pa sa iba. Pero, kapag meron tayong natutunan, ano nga ba yung pinaka-trabaho din yan, i-share ko ulit sa inyo. Okay?
Okay ba? Ano nga ba yung mga dahilan? Para no, para tanga lang yan. Para tanga paliwanan. Okay, pangatlo. Ano nga ba yung mga dahilan bakit nasisira yung mga hall sensor natin? So, tinanong mo na rin yan kapag pinalitan ka ng hall sensor. O kung ikaw technician ka, palit ka ng palit. Siyempre, maganda yung may alam ka rin. Una muna sa listahan natin is yung ating water damage. Siyempre, lahat naman electronics, mahina yan sa tubig. Lalo na kung nababad ng matagal. Kung mapapansin nyo, pag binuksan natin yung hall sensor, ay pinaka-motor at merong tubig, asahan na natin kasunod niya masisira yung hall sensor. Kaya nagkakaroon ng dragging o putol kasi kumbaga nasira na ng tubig yung ating hall sensor. Pangalawa is yung overheating or masyadong gamit na gamit yung e-bike natin. Matagal na natin ginagamit yung e-bike natin. May tendency na bumigay talaga yung hall sensor kasi electronics ang naman yan. Meron na naman yan, siyempre may lifespan din naman yan. Kapag bumigay yan, yun na talaga. Meron lang natatapat na matagal masira, may natatapat na mabilis masira. So, depende, iba-iba. At meron din namang overvoltage. Dito, hindi ko alam kung bakit nailagay sa listahan ko yung kasi base nga sa nabasa ko, overvoltage daw. Hindi ko lang alam. Pero siguro sa pag-upgrade, sa maling procedure natin, maling paggagawa natin, nagkakaroon din ng problema yung ating hall sensor. Pero hindi ko yun sinasabi na 100% na yun talaga. So based lang sa mga naging experience ko na sa pag-upgrade. At least naliwanagan ako na may tendency na pwedeng baka mangyari yun. So, I hope na nakatulong itong video natin at nagkaroon tayo ng konting knowledge sa hall sensor na yan. At kung meron ka pang mas malinaw na paliwanag, mas madaling paliwanag, at mas malalim na paliwanag at pinakamalalim paliwanag. Comment mo na lang yung mga kaibay. Tulungan nyo ako man. At ako nalilito na. Hirapan. Okay. So maraming salamat mga kaibay. Hanggang sa sunod nating video. Maulan na. Hapon. Bye.